Good morning, everyone. Welcome to our farm life. I went out for a meeting with Mom Precious, a longtime friend. I've learned so much today. And now I'm back with the rabbits dahil nanganak nga yung aking breeder doe. These guys. Ayan. Maulan pa rin dito sa amin. Sobra. Uulan na araw. But thank God, ang design talaga ni Lord, if it's natural, you give them the natural stuffs to eat. And talagang they will take care of themselves. Hindi mo kailangan ng kahit na anong intensive na gamutan when it comes to organic farming. And ang amazing, one of the amazing things pa about the grass, dati sobrang bad trip na bunot ka na lang ng bunot lagi ng damo. Walang katapusan silang nag-grow. But when we started having rabbits, even yung mga ganitong ang grass, especially the ones that are designed for rabbits, like yung mga napier and stuff, all the more natuyo sila, all the more na dried out ang kagaya niya, no? Mas healthy pa, mas mataas, nadodoble ang nutrient content according to most experts na sa pagra-rabbit. So we really recommend raising rabbits for pets or for meat. Yung iba medyo hindi pa nila tanggap na ang mga cute na rabbit na alaga ay kinakain talaga. Una-una, siya ang pinaka-healthy na karne. Kung masarap, kung sino man sa atin yung mga nakatikim na ng kalderetang kambing, nako, ang rabbit, mas masarap pa sa kambing. Mas healthy. Kasi nga, tingnan nyo, healthy talaga yung kinakain nila. And sobrang bilis makapagparami. Sobrang bilis makapagparami. And hindi po sila family ng rodents. Iba po ang kanilang species. Though, lagi na pagkakamali na ang mga rabbits ay daga, hindi po sila daga. We would want to make more videos about rabbit raising because talagang sobrang dali niyang hindi naman madaling-madali, ano. But it's one of the easiest animals to take care of. Huwag lang kayo sa pet shop kukuha. Talagang kumuha kayo sa breeder. I can send on our links below yung mga rabbit raisers na mga kakilala namin na talagang tested na namin sa pagra-rabbit. Ayan. Free food and free medicine, I would say, dahil mga pusa nga natin at mga aso, kapag may masakit sa tiyan nila, kumakain ng damo, right? So I am a firm believer that everything on earth is for our good health and our medicinal purposes din talaga. Ayan, itong aming breeder do ay ayan, nag-anak. Thank God for the blessing. It's your second day today. And ayun siya, talagang kailangan punuin mo ng pagkain si Mother Doe. Because if she would be lacking in food or grass, she would think na hindi enough yun para buhayin sa kanyang mga anak. At talagang siya na mag-mercy killing sa kanila. We've experienced that before. Na kinain niya lahat ng anak niya, gawa nga ng hindi enough, hindi pellet ang gusto nila, hindi formulated feeds, kundi grass talaga. Grass to make their nests, ayan. And grass for them to eat. One video is really not enough para makover natin lahat. And I hope that you would continue subscribing and following us in our Facebook, in our YouTube, para sabay-sabay nating matutunan kung paano ang pag-aalaga ng rabbit. Ayan. Say hi!